Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dahil sa ngayon pinagdiriwang natin ang conversion ni St. Paul, ay yun ang ating pagnilayan. Ano? Ito kasing si Saul ay isang mapusok na pariseo. Nadlabi sa kanyang, dahil sa kanyang malasakit at pagpapahalaga sa kanilang relihiyon, ang Judaismo, na sa tingin niya ay nauubos na. Tapos yung iba, nagiging Kristiyano pa. Kaya ang tingin niya sa mga Kristiyano ay nakasisira ng Judaismo. At dahil nga doon, nagkaroon siya ng isang personal crusade. Nauusigin niya lahat ng mga Hudyo na naging Kristiyano at hindi kanyang ipabibilanggo. At yun nga, isang araw, habang siya papunta sa Damasco, yun ang talagang plano niya. No? Ipapahuli niya at ibabibilanggo ang mga Hudyong naging Kristiyano. Subalit, bago siya dumating doon, ay nagpakita ang Panginoon sa kanya sa daan. At ito ang nagsimula ng kanyang pagbabagong loob. Mula sa taga-usig ay naging isang alagad ni Kristo. No? Hindi niya kilala si Kristo, wala naman siyang personal encounter kay Jesus. Subalit nagpakilala sa kanya si Jesus doon nga sa pangitain. Kaya nga ang tanong niya, sino po kayo? Sapagkat hindi niya nga kilala. Okay? Ang sabi ng tinig, ako ang iyong inuusig. Sa bawat Kristiyano ang kanyang inuusig, si Kristo ang kanyang inuusig. At yun ang naging simula ng kanyang conversion. At nagsimula na siyang magpahayag. Pinapahagyan na si Kristo. At hindi naging madali ito. Hindi kasi maalis-alis sa isipan ng mga Kristiyano na ito yung dating umuusig sa amin. Na dahil sa kanya, marami ang nasaktan, namatay. No? Dahil sa kanya. So yung mga, marami sa mga Kristiyano ay hindi naka-move on. Hindi talaga nila matanggap si, hindi nila magawang pagtiwalaan itong si Pablo. Kaya nga, hindi siya natanggap. At dahil hindi siya natanggap, naging daan naman ito upang si Pablo ay lumabas ng Jerusalem at dalhin ang Ebanghelyo sa ibang panig ng mundo. Kaya nga si Pablo ay tinatawag na the apostle to the Gentiles. No? Ang hindi pagtanggap sa kanya ay ginamit ng Panginoon upang si Pablo ay isugo sa mga hintil, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga, itong si Pablo, ang kauna-unahang misyonero. Sapagkat ang mga unang Kristiyano dati ay naka-confine lamang sila sa Jerusalem. Okay? Sa mga lugar o bayan ng mga Hudyo. Hindi sila nagpupunta sa mga hintil. Subalit, si Pablo ang unang nagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga hintil. Kaya nga siya tinawag na the apostle to the Gentiles. At nung after ng conversion ni Pablo,
naging iba na ang kilos ng mga Kristiyano, no? Kumbaga ay meron ng nagpapahayag sa mga Hudyo at meron naman nagpapahayag sa mga hindi-Hudyo, no? So nagsimula ang misyonero, ang pagiging misyonero kay Pablo. Kaya nga si Pablo ay patron ng mga misyonero, no? Kaya ipanalangin natin lahat ng mga misyonero sa buong mundo, no? Mga pari o relihiyoso na nagpupunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa para dalhin ang Ebanghelyo ni Kristo upang sila'y gabayan ni San Pablo na sila'y maligtas sa anumang kapahamakan. No? Sapagkat sa panahon natin ngayon ay patuloy na dumadami ang mga persecution laban sa Christianity. Kaya naway panalangin natin na sila'y mga maligtas mula sa kapahamakan. Magsitayo po ang lahat. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangailangan ng mundong tinubos ni Kristo ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.